Adventist World Radio ay nasa lahat ng dako. When the world shuts down, AWR shows up. Sa gitna ng mga bomba at tangke ng militar sa Ukraine, ang AWR 360 ay nagkaloob ng 1,000,000 dolyar upang iayos ang isang semi-trailer truck pinuno ng mga solar-powered God pods, kagamitang medikal, mga gamit sa pangangaral at mga programa sa radyo na nagmumula mismo sa AWR truck, kung saan nawawalan ng pag-asa. Ang Diyos ay gagawa ng daan upang ang AWR ay magdala. Ang Diyos ay nagmamalasakit sa mga lalaking Muslim sa Uganda na mula sa kanilang moske ay naglakad patungo sa ating istasyon upang magpabautismo pagkatapos mapanood ang serye ng Unlocking Bible Prophecies. Ang Diyos ay nagmamalasakit sa mga mangkukulam sa Madagascar na tinalikuran ang kanilang pagsamba sa patay at ngayon ay naglilingkod sa Diyos na buhay. Ang Diyos ay nagmamalasakit sa mga tao sa palengke ng Ghana. Ang AWR ay umupa ng mga trompa upang ipahayag ang pabalita ng 3 mga anghel sa gitna ng mga prutas at gulay. At sa kasalukuyan ay umani ng 10,000 mga taong nagpabautismo. Sa labas ng Bogota, Colombia, pinalawak ng Diyos ang ating signal ng higit sa inaasahan. Sa loob lamang ng ilang linggo, ang ating bagong istasyon ng radyo ay nakakagulat na nakarating sa Kapitolyo. Sa ngayon, ay umaabot sa 240,000 ang tumawag sa atin at 37,000 sa kanila ang humihiling na mag-aral ng Biblia. Sa loob ng 52 taong paglilingkod, ang AWR ay pinagpala ng Diyos. Ngayon ay mayroon tayong mahigit 1,800 mga istasyon ng radyo sa AM at FM kasama ng ating shortwave sa Guam ay ipinahayag na si Jesus ay malapit nang dumating. Ang AWR 360 ay sinusundan ng ating mga tagapakinig na nangangailangan ng mga kasamang naniniwala sa Biblia at mga tagapanalangin. Itinayo natin ang isang sentro para sa digital evangelism malapit sa Manila. Ang ating mga sinanay na misyonero ay handang tumugon sa kanilang mga tawag sa 20 mga lingwahe. Noong nakaraang taon, nasagot nila ang mahigit 100,000 mga mensahe, purihin ang Diyos. Ang cellphone evangelism ng AWR ay patuloy sa libu-libong mga pagsasanay. Kaibigan, narito ang isang pambihira at magandang patotoo. Isang monghe na Tibetan ang nakinig sa AWR. Meron siyang malalim na pagnanais na ibahagi ang tungkol sa isang manlalalang at tagapagligtas na nagmamahal sa kanya. Pagkatapos na siya ay mabautismuhan sa Adventista, inirecord niya ang serye ng Unlocking Bible Prophecy. Sa Pilipinas, 30 mga rebelde ay hindi na nangahas mag-asawa sapagkat silang lahat ay pinaghahanap. Ang AWR ay dumating at pinahinto ng Diyos ang labanan sa pagitan ng rebeldeng New People's Army at mga sundalo. Ngayon, lubos na pinatawad, ang mga dating rebelde ay nagpakasal, binautismuhan, nagtatayo ng mga simbahan at sila'y nangangaral. Katulad ni Rose, hindi namin pwedeng ipakita ang kanyang mukha. Ngunit bilang isang dating commander ng NPA, siya ay dating nagre-recruit sa mga liblib na barangay upang umani. Tinutulungan din ng AWR ang mga taong ito upang makapagsimula ng maliit na negosyo, makapamuhay sa sarili at muling makabalik sa pamayanan. Isang magandang bagay ang manggagaling sa Nazareth. Ang AWR ay itinalaga ang ating bagong evangelistic center at istasyon ng radyo na pinangunahan ni Pastor Wisdom Ali na sumama kay Elder Dwayne Maki sa pagbinyag sa mga Arabo sa Inog Jordan kabilang ang tagapagsali ng kanyang serye Earth's Final Countdown. Ang mga babaeng ito ng Diyos ay inilagay sa panganib ang kanilang buhay, dala ang mga nakatagong radio God pods patawid mga kabundukan tungo sa mga saradong bansa. Isa pang tapat na babae ang gabi-gabing nagtatago sa kanyang aparador sa loob ng nakalipas na 18 taon upang makapag-broadcast. Sa maraming mga nakasaradong bansa, ang ating solar-powered God pods ay nakakarating, laman ang kanilang mga sariling salita.
mga kamangha-mangha sa gitna ng magulong mundong ito sa pamamagitan ng pagsasahim papawid o mga paglalakbay, ang Diyos ay may AWR na magpapahayag. Kung nadarama mong magkaloob, mayroong ilang mga paraan. Una, isulat sa iyong sobre ang AWR upang ang iyong ipinagkaloob ay direktang mapupunta sa Adventist World Radio. Pangalawa, maaari mong ipadala ang iyong kaloob online sa awr.org. At pangatlo, ay tumawag sa 0917-174-2777, 0917-174-2777, or sa 0968-853-6607, 0968-853-6607. Gaano man ang iyong ipagkakaloob, iyon ay mapupunta sa front lines at susuporta sa gawain ng pangangaral sa buong sanlibutan. Mula sa pagpapahayag patungong bautismo, ito ang AWR 360. Tuloy po kayong sumusubaybay sa mga programang may pag-asa dito sa inyong paboritong himpilan ng radyo, AWR, Adventist World Radio. Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatan siya sa lubunin. Isang mapagpala at masayang pakikinig muli mga kapatid at mga kaibigan. Kamusta po kayo? Kamusta po ang ating isang buong araw? Isang magandang gabi na naman po sa atin. Ako po si Maria Macareg, ang inyong kaibigan dito sa Tinig ng Pag-asa. Muli ay amin po kayong inaanyayahan na samahan kami sa 30 minutong pakikinig ng talakayan at pag-aaral ng banal na salita ng ating Panginoon upang mas mapanatili po nating matatag ang ating relasyon sa ating Panginoon at upang magkaroon po tayo ng masigla at masayang pamilya. At patuloy pang ating pamimigay ng mga aklat-aralin at babasahin patungkol sa Biblia. Kung kayo po ay nagnanais na makatanggap nito, tumawag lamang po or mag-text sa mga numerong aking babanggitin, 0917-1742-777. Ulitin ko po, 0917-1742-777. O di naman po kaya ay 0968-8536-607. 0968-8536-607. At ang ating landline number naman po ay 87-77-89-1687. Maaari nyo rin pong mapanood ang ating programa sa inyong Facebook account. I-search lamang po ang Adventist World Radio Manila. At maaari rin po kayong mag-send ng inyong mga emails sa connect@adventist.ph. Maaari rin po kayong mag-subscribe sa ating YouTube channel. I-search lamang po ang Adventist World Radio North Philippines. At sa mga nagnanais po ng mga readily and accessible na Bible study resources, magtungo lamang po sa bibleschools.com slash
Central Luzon. Sa Buhay Pamilya ay makakasama pa rin po natin si Ma'am Delba De Chavez, ang ating Family Ministries Director sa pagtalakay ng Paksang Family Support. Ito po ay ang ikalawang bahagi. At sa pag-aaral naman po ng banal na salita ng ating Panginoon ay pangungunahan pa rin po tayo ni Pastor Nerio Carranza, ang ating AWR Director sa pagtalakay o sa pagpapatuloy ng ating seryeng The Last Message for This World. Ito po ay ang ikatlong bahagi. Ngayon pa ibigay na po natin ang pagkakataon kay Ma'am Deng. Isa na namang araw na tayo ay magkapanagpo at mag-usap-usap tungkol sa pagiging mga guro sa ating mga anak. Ngayon naman po ang ating pag-uusapan ay ang suporta ng buong pamilya dito sa gawain ng pagtuturo sa ating mga anak. Sapagkat kung ang tahanan ang unang school, ay lalo na kung meron na kayong naunang mga anak, tapos ay naturuan na natin, tapos meron na naman, yan, mga dalawa, tatlo na ang mga anak, talagang school na talaga ang dating, ano? Di ba marami na, may kinder ka na, meron kang nursery, at meron ka na namang baby na sisimula ng pagtuturo. Ito pa, alam ninyo, yung attitude, malaki ang impact ng tayo na nakikita ng mga bata. Halimbawa, yung example natin na yung mga sinasabi natin sa bata at saka yung mga reaction natin pag nakita nila, ay gagayahin nila yun. Katulad niyang itatakot na may panakot tayo, may multo. May mga kung ano-ano, yung mga hayop, nakakagating kanyan, ganyan. Alam nyo ninyo, hindi naman dapat katakutan yun, di ba? Ang bata, hindi dapat matakot dun. At ang multo, hindi naman yan, wala naman magagawa yan sa atin. Pero bakit ipinananakot natin? Tapos kung ano-anong mga message ang sinasabi natin. And the attitude na sinasabi natin, parang tinitreaten natin. Kaya makukuha lahat yung bata. And alam po ninyo, yung... pasalip na takutin natin ang ating mga anak o magbigay tayo ng mga hindi magandang mga message sa kanila, encourage natin na magkaroon sila ng positive na mga attitude. Okay? Isa pa, ito na yung mga tips ha. May mga tips na tayo kung paano as a family magagawa natin ito. Hindi lang yung tatay o yung nanay, pati mga kuya at ate dyan. At kung may kasama kayo ng mga tita sa tahanan, dapat alam din nila nito. Pag nagsasalita ang anak, dapat tayo titigin sa kanya. Kasi yun ang nagpapakita na we are really listening. Nakikinig tayo. Yung eye contact ba? Pagka may nagsasalita, nakikipag-usap ka, tapos yung tao hindi nakatingin sa iyo, cellphone lang cellphone. Sa atin, hindi nakikinig yun, di ba? That's common courtesy, na tingnan natin ang kausap natin. So, ganun din sa mga bata. Pag, mama, ano po yung ganito? Ay, hindi mo man tingnan. Ay, di sasabihin, ay, nako, bahala na yan. Tingnan mo na lang. O, tanungin mo sa tatay mo. Ganun. Ano? Hindi. Talagang umupo, tingnan natin. Now, ang pagtuturo, hindi lang doon sa parang classroom ka na uupo kayong dalawa at tuturuan mo. Hindi. Kahit saan ka, kahit naglalaro, kahit nagtatrabaho, kahit naliligo, kahit nandun sa sasakyan, namimili kayo ng mga sa grocery, kahit saan pwede natin turuan ang ating mga anak. Kasi dapat ang tanong natin, anong may tutulong ko sa aking anak na ito na maranasan niya at doon siya matuto? Yan. Kaya kahit anong sitwasyon,